So, good afternoon to everybody. This is our first webinar for kids. Actually, itong webinar na ito is a repeat of the webinar that was done by Dr. Tessa. So, the webinar is about kids understanding COVID-19 pandemic. I think some of you may have an idea kung ano yung COVID-19. Siguro sinabi na sa inyo yan ng mga parents ninyo, ng mami nyo, ng daddy nyo. At isa pa, other than that, para ring try out, no? Parang dry run. Tatry nating magkaroon ng mini classroom sa internet. Kasi baka yun yung papasukan nyo by August. No? Kung anumang month kayo papasok sa school. So before we start, syempre, tulad sa school, we have to have our prayer first. So, let us bow our heads and then feel the presence of the Lord. Okay? So, let us have the webinar rules. Ito, gawa ito nung daughter ko, who is 10 years old. So, konti lang naman siya. Let's see. Okay, so ang rules natin, number one, you familiarize yourselves with Google Meet. Yung functions niya before attending any of these sessions. So, ibig sabihin, alam niyo kung nasaan yung mute, alam niyo kung nasaan yung camera, tsaka yung chat room, para magiging maganda yung inyong experience dito sa Google Meet. And you will get to talk with friends and see friends na hindi nyo akalang nandito sa mundo, sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, right? You ask your mom or your dad to help you out with the features of Google Meet. Number two, mute the audio if the speaker is talking and unmute after being called by the moderator to ask or share a question. So, ibig sabihin, kapag may nagsasalita, like, for example, now, you have to mute the audio para hindi tayo nagkakagulo sa sounds. And then, if you have question, you could have your question type. Pwede mong ilagay siya doon sa comment and I will look for it. Or, pwede namang i-unmute mo kapag natinawag ka na. Kung nari, tinawag na kita and you have question to ask, you could ask after tawagin ka nung moderator. Okay, number three, yung parents nyo need to supervise their children. Okay, in case you have a question, either type your question in the chat box or wait for the question Q&A portion. Kita nyo, Q&A, ano? So, mali yung Q&A. hindi dumaan sa editing. So, it's question and answer portion. Siyempre, nandiyan naman si mami at si daddy. Nakita namin kanina. And, ang pinaka-importante is number five. Always be kind. Four, choose. And then, you do not talk bad things and also be patient. So, kapag nakikipag-usap tayo, o may tatanong tayo, o may comment tayo, or you want to ask somebody a question, you always have to be courteous. You always have to be kind. And do not say something na mag-hurt ng feeling ng friend ninyo dito sa webinar. Okay? So, bago tayo magsimula kay Teacher Vic, meron muna tayong pa-origami. Meron tayong activity time. Gagawa tayo ng butterfly origami. Alam nyo kung ano yung origami? It's an art of folding paper para makakagawa kayo ng iba't ibang model ng plants, ng animals, ng flowers. Okay? I think nagsimula siya sa Japan. So let us start making an origami. And we are going to make a butterfly origami. Okay? So, ang una natin kailangan ay paper. Do you have your paper? Siguro pwedeng hindi ko na ito i-present. So, get your paper. So, ang gagawin natin sa paper natin, we are going to fold the paper diagonally. So, okay. So, yung sobrang dito sa baba, the excess paper here na hindi kasama sa fold, you have to cut it out. Okay? Patulong sa mami at saka sa daddy, baka sugatan ng kamay, para you will have a square piece of paper. Next,
Open the paper again. Open. And then fold it diagonally on the other part para magkakaroon kayo ng X. Okay, so fold again. Ayan. So tingnan yung number 1 at saka yung number 2. Yung dotted, yung broken lines, yun yung fold. Yan. So i-fold yun yung paper niyo. So you will have an X. So dapat po yung fold niyo is a combination of the broken line na nasa number 1 at yung broken line na nasa number 2. So you will have 1, 2, 3, 4, 8 divisions sa paper. So nagkaroon kayo ng 8 divisions. So ngayon, pagtatagpuin nyo sa likod, yung magkatapat na line. So magkatapat itong line na ito, right? Mm-hmm. O, pagtatagpuin nyo siya sa gitna. So, dapat ganito yung sa ilalim, no? Mm-hmm. So, pagtagpiin ito, pagtagpiin, tapos pagtagpiin. Pakita mo. Then form a square. Triangle. Ah, magiging triangle siya. My apologies to everybody. And then, number 4 na po tayo. So, ito pong isang side ng triangle natin. One face of the triangle. Yung dulo niya, ipo-fold natin papunta sa gitna. Pero wag gitnang gitna, medyo ilagay nyo sa malapit lang sa gitna. Katulad po nito. And then also the other one. So parehas na mapo-fold. Okay? Ganito dapat na maging itsura ng number 4. Fold natin siya papunta doon sa ibaba. So dapat medyo lagpas siya. Yung lagpas na end, okay, ipo-fold natin papunta sa kabilang side. Magkatapos ito, last step na to, last. Ipo-fold lang natin siya towards each other. Gagawin parang yung kalahati sa gitna. Ipo-fold natin ng paganito. And then fold sa gitna. So, dapat makakakita ka ng butterfly. Thank you, Teacher Beni. Okay. Let's give a hand to Teacher Beni. Thank you. Now, let us have our teacher for today, si Teacher Vic. Okay, so makikinig tayo kay Teacher Vic. If you have questions, you could write your questions or taya mamaya sa question and answer, you could ask your question. So, hello guys. Ang una nyong activity today ay butterflies. So, do you have these materials with you today? So, yung may mga materials, pwedeng may video at saka i-on din nyo yung mic nyo para meron tayong maririnig yung response nyo. Okay. Ano yung mga materials natin na kailangan today? You have 5 glasses na may water. So, yung glass natin, lagyan natin ng half-filled na water. Okay. Meron akong introduce na term. Solid. Have you heard about the word solid before? Yes. The term solid? Okay. Ano yung ibig sabihin ng solid? Anything that you could touch. Solid. Sa Mariel, sa yan, ano ang mga solid materials that you have? Glass. Glass? Ano pa? And containers are solid materials. Which materials are liquid? Okay. Water, oil, and star. Star. Nitrogen, right? Ang sunod na tanong, which materials are safe to eat? Sugar. Sugar. Which materials are not safe to eat? In this activity, no eating and no drinking. And then I have another rule. Follow instructions at all times. Listen. Do the activity with adult supervision. Work away from your device. Any questions in the room? Okay, ngayon, manghuhula tayo. Which of these materials will dissolve in water? So, sinasabi natin dito, completely mixed in the water. So, ano kayo dyan ang mag-dissolve sa water? Sulat nyo sa papel. First activity, get your first glass of water. Tapos lagyan nyo ng 1/2 tablespoon of salt.
And then fear. Ano nangyari na? Nawawala po. Nawala yung thought. So yung process na ginawa natin ay, ang tawag dyan ay mixture. The kind of mixture is one phase. Kasi hindi natin nakikita ang salt, ang water lang ang nakikita natin. One phase. Ang tawag dyan ay solution. A mixture in one phase. It's named as a solution. So, ibig sabihin yan, the salt dissolves in water. Tingnan natin naman ang sugar. In the second class, sugar. One half tablespoon. Ano nangyari? Yeah. Nabago ang iyong color. Okay. Nabago ang color kasi red ang iyong sugar. Yeah. Pero, makikita niyo pa ba? Still a mirror. Tapos, one phase. At saka, tawag natin dyan ay solution. Let's move on to the third glass. Ilagay natin sa glass of water ay 2 tablespoons of vinegar. It's still a mixture. Nagsituation color, pero one phase. Makikita nyo ba yung tubig? Nagsaseparate ba yung tubig at saka vinegar? Hindi. One phase. And then smell. Yung pong sa asin, walang amoy. So, kahit na one phase ka, maaamoy nyo pa rin ang vinegar. So, walang amoy dun sa salt at saka sugar. Very good observation. For your fourth class, you need your detergent. 2 tablespoons of detergent. Anyari? Bubbles. Naging. There are bubbles. Bubbles could also be termed as a foam. But, in this case, that one. 2 phases yan, kare, merong bubbles at may liquid part. Ang tawag yan ngayon ay colloid. The other one is solution. Ngayon naman, colloid. Okay, next. Doon sa cook na glass natin, lagyan nyo ng 2 oil, tablespoons of oil. Nag-mix ba sila? Nag-mix ba? Hindi po. Hindi. Ano yung nasa top portion? Nagkakatapos din po. Ano yung nasa top portion? Ano yung nasa top portion? Makikita niyo ba yung oil? Makikita rin nila. Nag-float yung oil? Yes, ma'am. Nag-float. Yeah. So, ganyan ang sura. Nakita niyo? Ayan, and then, you do not mix. Hindi sila mix. Wala is sa baba. Oo. Okay. Diyan sa glass na yan, dagdagan nyo ng 2 detergent. 2 tablespoons of detergent. Lahat pa? You added there. In the glass. 2 tablespoons. Ano mo ka namang nangyayari? All of the lahat po ng bata. Look. Observe what you look at that. Wow. Lahat po ng bata. Wow. Diba? Nakita niyo pa yung oil? Another one. Wow. Next. Diba? Oh, wait. Kaya ito ang video. Meron lang ganun. Wala naman sinabang steer eh. Tingnan mo sa instruction. Hello? Steer sa so don't steer. Huwag mo kanin. Take a look what you see. Wow! Ati! Ayan! Yung June! Nag-ulan! What else? Ano nakita nyo? Ano nakita nyo? Okay, that's the oil. How about the other one? Nag-mix nag-mix na. Hindi nyo na makita kung nasan yung oil at saka nasan yung water. Yes. So, it's the mixture, 2 phases, at saka ang tawag dyan ay colloid. Colloid. It's 2 phases. Okay. Did you enjoy your activity? Oh, kayos na sa gas. Yes, ma'am. Okay, very good. Ah, ngayon, balikan natin yung prediction nyo. Oo. Ano yung nag-dissolve na sinagot nyo kanina? Ilan ang tama nyong sagot? Dalawa lang. Dalawa lang. Okay.
Vinegar. Vinegar. Okay, ang joy, ang detergent, slightly soluble lang siya kasi meron siya part na okay lang. Okay. Nagustuhan niyo ba? So ngayon, alam niyo na na may mga solid at saka liquid na nag-dissolve sa water. Meron ding hindi nag-dissolve sa water. Okay? I-tap po niyo na yung mga materials niya as we continue with our lesson. Okay. Okay, put it away. Lagay mo na okay, na. Para mabasawang mo yung laptop. Doon na muna. Si Ma. Put away the materials. Ha? Bawal yung kainin. So, kailangan hugasan agad. So, ano ang implication ng ating activity? Yung mga dumi sa ating mga kamay at dumi sa ating mga damit ay parang oil lang. No? Oil. Pag hugasan natin yung ating kamay, hugasan natin yung ating mga ay, hindi na patanggal yung dirt. Ano ang kailangan para ma-remove natin yung dirt and grease from our body and clothes? Anong kailangan para mag-alimit ang ating mga kamay at ang mga clothes natin? Dilisin na may sabon. Kailangan natin ng sabon. Very good. Diba? Kasi kami na natin na kailangan natin ng sabon at pukasan ang hand sanitizer. Or yan, very good. So, dahil dito sa ating COVID, ang sabi ay kailangan natin maghugas ng kamay. So, naghuhugas ba kayo ng kamay? Yes. Ano ang kanta na kinakanta niyo habang naghuhugas ng kamay? Alcohol at saka hand sanitizer. Very good. At sa mga purposes natin, kailangan natin linisin din with the use of front rock other materials. Kasi, that's disinfection. For example, there's bacteria and viruses. Yan. Need to use on rocks pero kailangan mag-clean natin. Kaya natin ang parents natin na may surface area. Bakit? Kasi ang virus na yon will be staying in surfaces for a longer time. Nakita niyo yung doorknob? Coronavirus. Yes, the doorknob. Live on na glass, yung mga surfaces. Ano, surfaces natin. Surfaces. It will stay for 5 days. Yan. So, kailangan nating maglinis ng mga surfaces sa bahay. The next one, yung mga plastic na laruan natin would also have mga virus, would also have more than 5 days. Yung mga cardboard, eating boxes, online selling, at saka yung mga water bottles, ay magkakaroon din. So, kung meron tayong grocery, anong ginagawa? Inuhugaan mo na patok sa bahay at sa kasere. Naintindihan ito? Yes. Naintindihan mo? Say yes if you... Yes. Ang pangalan ng virus is SARS-CoV-2. Pag pumasok na sa ating katawan, yan ang sinasabi natin COVID-19 disease. Kailan natin malalaman kung meron tayo dyan? May lagnat, may kubo, saka may sakit sa tiyan. Kailangan na nating sabihin kay mami na I'm not feeling well. Kasi baka meron tayo niyan. So anong gagawin? You need to go to the doctor. Paano nag-transfer ang virus? Pwede sa chismis. Sa So nag-miss, nag-ubo, hugong hanggang. Holding hands ay isa din yan. At kung malapit na sa mga tao, kamo. Yan. Tapos sa si sa inyo. So, ina-encourage ngayon na dapat walang masyadong lalapit sa atin na hindi natin kakilala. So, dapat nasa bahay lang tayo ngayon para walang ibang, ma-ensure natin na walang COVID-19 sa ating family. Kailangan, kung may bisita man kayo, ilang kailangan malayo ka makipag-usap may bisita at saka mag-usap ng mask.
Ginagawa nyo ba yung online, no? Huwag kayong makipag-usap sa hindi nyo kakilala. So dito, meron tayong enhanced community quarantine. Tayo ay pinapastay sa bahay. So ikaw ba, merong stay at home? Nakakommunity quarantine din ba kayo? Yes. Oh. So para hindi tayo lalabas-labas, hindi tayo pwede maglaro ngayon sa labas. Kasi extended until May 30, hindi pa natin alam. Pero alam na natin na hindi tayo pwedeng pumasok sa klase. Hindi pa na siya makatubag sa akong problema. Okay, so kailan nyo makikita yung mga klase nyo? Ayan. And that's your question. When can you see your classmates again? Approximately 100 days pa. What? 100 days and tagal-tagal, diba? Anong gagawin nyo sa bahay? Okay, so ito talaga ang kailangan nyong gawin. Psalm 90:12. Can you read this? Ready? Go. Teach us to number our days. All right. That we may gain a heart of wisdom. Gamitin na natin ang oras natin ng tama para magkaroon tayo ng wisdom. Okay, so make your time count for 100 days. Dapat meron kang ginagawa kahit na naghihintay ka sa pagbabalik ng klase. So ano yung mga priorities natin? Health, family, values, at saka growth. So ang una natin gagawin ay ayusin natin ang ating mga katawan. Mag-ingat daw tayo. Okay. Ito kasi, chemistry major ako, science major ako. So ito ay mga vitamins na kailangan nyo sa katawan nyo. Vitamin A, B. Mga vitamins. Ayan, so maraming mga vitamins. Ako maklaro eh. Kunyari lang ng mga structure para matakot kayo. Hindi. Para lang makita nyo na there are some chemicals na kailangan nyo sa katawan para maging maayos sa inyong mga katawan. So, para sa vitamin C, mga fruits. Vitamin A, mga yellow vegetables. Vitamin E, green vegetables. Vitamin D, from liver, tuna, at saka salmon. So yan, makukuha nyo yan pag kumakain kayo ng vegetables and meat if you want to go natural or you want to take in multivitamins. Sino dito ang mahilig sa vegetables and meat? Wala. Sino dito ang nagtitake in ng multivitamins? Cherry fur. Ayan. So, kailangan natin kumakain para magkaroon ng vitamins. Alam ko ba itong picture na to? Nakikita nyo ba yan sa ano nyo? Sa bahay nyo? Malunggay. Malunggay. Ayan. Sino ang kumakain ng malunggay? Ako po. Very good. Good job. Okay. Ang malunggay kasi marami yan siyang vitamin A, vitamin C, E, lahat na yata ng vitamins. At saka may mga chemicals pa siya na pwedeng magamit para ma-heal tayo ay nasa malunggay na. So dapat meron tayong kinakain natin ang malunggay once in a while. Isa pa ng mga tanim ay ang cucumbers. Ang palaya. Kain daw ako yun ang ampalaya para maging maayos ang ating katawan. Sino kumakain sa inyo ng ampalaya? Kain kayo? Sino magsabi na mapait ang ampalaya? Ayaw nyo. Ayan. Kahit nakain. Mapait siya kasi para maging maganda ang katawan natin. Tapos, may isang vitamins na special. Kailangan yung, sino dito yung natutulog ng matagal sa umaga? Yeah. Ayan, kailangan yung magising. Magising, kailangan yung magpainit sa araw before 8 in the morning. Dapat ito, mabubog sa bulak ni nanay. Morning. Sa vitamin D kasi ay meron lang siyang mga materials na nasa katawan natin sa kinakain natin na milk at saka fish. Pero kailangan niya ng sunlight para ma-absorb siya sa bones at maka-absorb siya ng calcium para magiging malakas tayo. Ang magandang skin at saka maganda yung bone. So kailangan niyo magpapaaraw before 8 in the morning.
Kaso lang, pag sobra lang mainit, na-feel nyo ba na sobrang init ang araw? Oo. Diba? So pag sobrang mainit, mga 11 to 2, bawal kayong lumabas at maglaro kasi it's too hot for you. Baka ma-heat stroke kayo. So, kailangan nyo rin na mag-stay sa ilalim ng lilim ng araw, iinom ng maraming tubig. Aside from water, kailangan nyo nang mag-prepare, sabihan nyo si mami na mag-prepare ng fruit juices na fresh kasi maraming vitamins at saka minerals ang makukuha natin from this drink. So, mga parents dyan, you can prepare kamote top. Diba? Pag ibablanch yung kamote top, merong violet na tubig. Tapos yung violet na tubig, dagdagan nyo ng calamansi juice yan. Yung violet na tubig na yan, magiging pink na juice na pwedeng inumin at very helpful for para sa mga anak natin. Ang gawa ka niyan. Diba lang yung gumagawa ng calamansi juice? Salad. Salad. Ayam ni Arlie, ni Ate Arlie yan. Let's kuha tayo sa likod. Okay. Tanong ni nanay. Okay. So next yung gagawin nyo, I plan your day to be productive. No? Having a routine promotes values like independence, flexibility, at saka creativity. So kailangan vary lang inyong mga activities. So the first one is chore time. Nakikita nyo ba to? Chore time, yung mga trabaho sa bahay. Sino ang gumagawa ng trabaho sa bahay? Yan. Okay, sagutan natin to. Ano ang favorite nyo? Maghugas o maghugis? Maghugas o magwalis? Maghugas o magwalis? Parehas po. Both. Okay, very good. So, kailangan nyo mag-exercise gamit ang paghugas o magwalis sa bahay. At 9 in the morning, kailangan nyo rin ng magkaroon kayo ng academic time. Kailangan nyo mag-aral. Sinong favorite math? English or science? Ano favorite mo? English. English. Okay. Ayan. So kung Monday, English, pwede next science. Alas 11 ng umaga, pwede nang mag-creative time. Ano ang favorite niyong gawin? Painting or musical instrument? Drawing. Drawing. Ukulele ka rin. Ayan. Mag-ukulele lagi ko, pero kung hindi man practice. So kung wala pa kayong ginawa, pwede nang mag-step. Or baking. Fix-it na tayo. Baking. Okay, very good. Okay, next one is, dahil maraming ayuda ngayon, at maraming pansit si mami. Ay, pansit kanton. Pansit kanton. Na-remind ko lang kayo na bawal ang maraming pinakain na pansit kanton kasi marami yan sa mga salty food at saka hindi maganda sa katawan. And next one, sa mga malalaki na mga estudyante who are eating food, you need to read food labels. So anong kailangan niyong basahin? Nutritional facts. Kung may allergy kayo, dapat alam mo kung ang ingredients ba ay may allergy material. Kailan ito manufactured? At kailan ang expiration date? Kailangan matitigan yan. Kasi baka nakabili kayo ng mga kain na expired na. And then you should also look for hazards at saka disposable instruction. Okay. Pagkatapos ng lunch time, meron na kayong video time. Ano ang gusto niyong gawin pag video time? Ba-vlog po. Vlogging. Wow. Listening to music. Nakikinig sa mga performance, drama. There are many activities that you could do. Okay. And next one. Reading time. Lahat na ba marunong na magbasa? Opo. Yes. So, ano ang gusto niyong basahin? Comics or yung long novel? School book. School book. Okay, good. Ay, ang galing. Ang bait naman ng mga batang to. Okay. Spiderman. Pwede na ba kayong lumabas? You could stretch by playing with your sisters and brothers. Or you could opt to play on the table and kickball.
Anong gusto niyo? Yung mga maggagawa kayo ng games o magtatanim kayo? Nag-jogging. Ah, nag-jogging. Very good. Okay. Isa din sa mga pwede niyong gawin ay magkaroon kayo ng garden. No? Kasi ngayon, kailangan natin magtanim para makakain tayo. Magawa kayo ng garden din sa tabi ng bahay niyo. Kaya sa ating mga project, ha? Okay, next. Sino ang may gusto nito? Yung doing naging. Yeah, ano? Minsan, kailangan mo rin walang ginagawa para ma-relax naman ang brains natin. Pero hindi naman most of the time. Kailangan natin ng marami tayong ginagawa. Next one is, in a, na-remind ko lang din kayo na kailangan niyong matulog. So, kids, 6 to 12, ilang oras ang tulog niyo dapat? 9 to 12 hours. No? Kailangan niyo yan kasi kailangan niyo pang lumaki. Magiging malaki. So, productivity is never an accident. It is always the result of a commitment to excellence, intelligent planning, and focused effort. So, kahit na mga maliliit na lang tayo, kailangan na productive daw tayo. Okay. Ayan. Meron akong pa-assignment sa inyo. Ayan. Pa-assignment, no? At yung parents, kailangan maka, ano, kasi nga, merong routine at merong mga kailangan gawin na tingnan natin kung varied ba activities ng ating mga anak during the ECQ season. Ay. Pwede nyo itong gawin with your phone. Kung may phone na kayo, meron kayong Google Calendar, di ba? So, from there, ma-inagay nyo kung ano ang mga dapat yung gawin at ano ang gagawin. So, anong gagawin? Create your calendar for the next 11 days. Document nyo kung anong ginagawa nyo with your parents and then move the collage of your activities. After a week, ipakita nyo sa inyo mga family members, your friends and classmates, at hindi nyo na nagiging busy kayo. Ang mahalaga nito is tag nyo ako at literally samato sa Facebook at isasubmit ko ito by May 27, 2020. Naintindihan ba, girls and boys? Naintindihan nyo kung anong gagawin? Yes. Yan. Magagawa kayo ng activities for the next 7 days at magagawa kayo ng collage sa inyong mga gawain. On May 27, dapat meron kayong report. Okay. Sa yung may aso dyan, pa-mute lang. Pa-mute lang sa ganyan. Salamat. Okay, habang maghintay tayo ng klase, ano ang kailangan natin gawin? Wash your hands regularly with soap and water. At kung you need to sneeze or to cough, cover your mouth and nose. Avoid contact with other persons. And if you feel that you are not feeling well, you have to go to the doctor. Okay? Yan na. So, how do you feel about our presentation today? A, happy. B, sleepy. A. Ay, buti naman. A. Huh? Okay, so tapos na ang ating presentation. Wow, thank you, Ma'am B. Thank you, teacher B. Thank you, Ma'am B. Goodbye. Wait lang, nag-enjoy ba kayo? Meron ba kayong mga questions? Meron pala tanong. May question kayo? Ano? Ay, mga questions ba kayo? Wala po. You can type your question if you like. Na-enjoy niyo ba ang activities today? From the butterfly hanggang sa project niyo na calendar? Gusto niyo ba na magkaroon tayo ng dimasyon hanggang dito? Saan? Gusto ko. Yes. 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 Ang gagawin,
So, nag-enjoy kayo. Thank you very much. Ano, Ma'am Beni. Sige, ma'am, you can close the the webinar. Maraming salamat at saka sa parents na sumama sa amin ngayon. You could have your feedback sa amin through the email kung ano kayong pwede naming i-improve sa aming klase. We might have another one with Professor Perry. Atento na, medyo may problem tayo sa connection, but this is the real problem when we will have online classes in the near future. Diba? Salamat ang marami sa mga guests from Surigao, from Eastern Samar, from Quezon, from Taguig, from Aranyake, at from Palawi. From Imus, from Kawit. Kaloohan. Okay, so thank you. This is together. Bye-bye. God bless. Join ulit kayo!